Magandang araw, mga mahal kong taga-subaybay. Sa bidyong ito ay ating pag-uusapan ang pinakamaswerteng zodiac sign. Hindi naman lahat ay naihahayag ng astrolohiya kung ano ang mangyayari o kung ang iyong kapalaran ay swerte nga ba. Naaayon sa pagkakasunod-sunod simula sa pinakaswerte hanggang sa hindi gaanong swerte. Ang iyong zodiac sign ang naglalarawan ng iyong personalidad at walang sikreto kung ano at sino ang swerte sa kung papaano mo haharapin ang hamon ng iyong buhay. Maganda na ang pag-aani ng mga benepisyo ng mapalad na pagkakataon, subalit tayo ang gumagawa ng ating mga swerte. Sa sipag at tiyaga ay darating ang maraming oportunidad na nagdadala ng magandang buhay at bagay sa atin. Ang mga zodiac sign ay pawang gabay lamang ito sa atin. Narito at ating alamin ang pagkakasunod-sunod ng pinakaswerte hanggang sa hindi gaanong swerte. Number 1. Sagittarius. Sagittarius ang una sa listahan ng pinakaswerte by default. Ang pagpapasiya ng planetang Jupiter ay laging may kasamang magandang swerte. Bukas palad at kasaganaan ang nagsasabing sila ay mayaman sa walang kabayarang karanasan at pakikipagsapalaran. Ang Sagittarius ang gumagawa ng sarili nilang swerte sa kanilang pagiging positibo sa kanilang buhay. Number 2. Capricorn. Hindi man nanguna ang Capricorn kung iyong iisipin, pero sila ay hinihimok na magtagumpay kahit gaano man ito katagal at ito ang kanilang ikinasuswerte. Ang determinasyon ng mga Capricorn ang nagdadala ng lakas na gumagawa ng swerte sa kanilang buhay. Number 3. Leo. Mahal ng lahat ang Leo, pero mas mahal ng Leo ang kanilang sarili. Kumpiyansa sa sarili ang nangunguna sa pagbuo ng kanilang maswerteng buhay. Inaakit ng Leo ang lahat ng posibleng enerhiya mula sa ibang tao dahil iyon ang kanilang paniniwala. Komportable sila na sabihin sa lahat kung ano ang kailangan nila at lahat ng hinihingi nila ay iyong ibinibigay ng lahat. Number 4. Taurus. Ang Taurus ay iginuhit para sa kayamanan, kagandahan at kaginhawahan. Ito ang nagdadala at umaakit sa kanilang mga mamumuhunan at hindi lamang sa material na kayamanan. Ang Taurus ay territorial na mahigpit nilang pinoprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang bad luck ay bawal sa kanilang mga pag-aari. Number 5. Pisces. Noong panahong wala pa ang tao sa mundo, ang Jupiter ay pinapasiyahan din ng Pisces. Ang pinakatalento ng isang Pisces ay pakikiramay, abilidad, at maintindihan ng iba lalo na sa emosyonal na level. Nalalaman nila kailangan ng ibang tao at mabilis na nakatutulong sa mga nangangailangan. Number 6. Libra. Pagka makatarungan at balanse ang pangunahing alalahanin ng isang Libra at hindi swerte. Sa totoo lang, kung ang Libra ay mayroong swerte na pangmatagalan, ngunit hahanapin nila ang negatibong parte ng buhay na alam nilang paparating. Ang Libra ay hindi mapanguyam, ngunit sila ay may kamalayan sa kanilang paligid, lalo na sa paparating ng mga negatibong enerhiya. Number 7. Aquarius. Ang mga Aquarius ay matalino, pero sila ay magulo at kalimitang napapaligiran ang enerhiya ng kaguluhan at pagbabago. Ang mga pagbabago minsan ay nagdadala ng masayang pagkagulat at mahusay na swerte, ngunit kalimitan ay nagdadala ng abala sa lahat. Ang Aquarius ay isa sa mga pinaflexible na sign at magaling makakita ng mga oportunidad sa gitna ng hindi magandang sitwasyon. Ang swerte sa kanila ay ang pagiging determinado na sundan
at ituloy ang mga makikitang oportunidad. Number 8, Aris. Ang Aris ay nagbabantay sa isang malupit na lakas at determinado na magkaroon ng swerte. Kalimitan nilang ginagawa ang mga bagay-bagay upang maisakatuparan at malagpasan ang mga balakid sa buhay. Pero kalimitan ay ito ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng maraming kaaway. Number 9, Gemini. Ang mga Gemini ang pinakamaibigin na makipagkapwa-tao sa lahat ng mga sign. At mabilis nilang mapabilib ang mga tao at maging leader. Ang kanilang problema ay kung gagawin nila ang isang bagay na mag-isa at hindi sila makakagalaw ng maayos. Kailangan nila lagi ng opinyon ng iba, input at pagpapatunay galing sa ibang tao. Ang kanilang swerte ay nakadepende sa swerte ng ibang tao. Number 10, Virgo. Hindi ang Virgo ang umaakit sa bad luck. Hindi lamang talaga sila naniniwala sa swerte. Ang pinaniniwalaan nila ay ang listahan, database at pananaliksik. Kahit may mangyari man na maganda o hindi, ay hahanap at hahanap sila ng mga katotohanan. Hindi naman ito masama, ngunit hindi ito nagdadala ng swerte sa kanila. Logical ang lagi nilang pinagbabatayan sa kalimitang nagiging dahilan upang hindi nila makita ang mga oportunidad na dumaraan sa kanilang buhay. Number 11, Cancer. Ang swerte ay nakadepende sa ugali. Ang Cancer ay kalimitang nagtatanggol ng sarili, pasibo, agresibo, at nagtatanim ng sama ng loob. Pero meron naman silang sweet side. Ngunit sila ay natural na mahiyain at protective. Kung nais mo na magkaroon ng magandang swerte, dapat lumabas ka ng bahay at sumagupa sa ilang panganib. At ang mga Cancer ay nahihirapang gawin ito. At ang pinakahuli at number 12 sa ating listahan ay ang Scorpio. Ang nagpasiyang planeta ng Scorpio ay ang Pluto. At ang planetang ito ay nauugnay sa trahedya at traumatikong aral sa buhay. Kaya natural lamang na nasa huli sila ng mga listahan. At kagaya ng Pluto, sila ay pinakadulo ng solar system. Kung ikaw ay isa sa mga maswerteng zodiac sign, huwag mo itong gawing dahilan upang maging tamad. Ang magandang swerte ay hindi pare-pareho at may posibilidad ding maubos, lalo na sa pinakamasamang pangyayari. Atin pa din na responsibilidad na gawin ang swerte sa isang makabuluhang bagay sa pwede mong sandalan, lalo na sa pangmatagalan. Pero kung sinasabi naman na hindi gaanong maswerte ang iyong zodiac sign, hindi ibig sabihin ay ikaw ay sumuko na at ang iyong buhay ay magiging malas na. Ikaw pa din ang may kontrol kung paano makikita ang magagandang oportunidad sa iyong buhay. Kahit anuman ang ating zodiac sign, madami ang oportunidad o paraan upang maging matiwasay at masaya ang tatahakin mong buhay. Maraming salamat po at nawa po ang mga nabanggit natin ay maging swerte sa atin at maging gabay. Lagi po nating tatandaan, tayo ang gumagawa ng sarili nating buhay. Ito po ay pawang mga gabay lamang sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Lagi po tayong manalangin at humingi ng kapatawaran at humiling sa ating Poong May Kapal. Maraming salamat po at magandang araw.